Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya sa milay na. Sinauna mong hangarin ang taong ay tubasin upang siya ay makapiling mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya sa milay na. Dakilang biyayang pangako niya sa milay na. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumain niyo rin. Ang ating banal na Eukaristiya, gininto ang pagkakataon ito upang tayo magpasalamat sa ibinubuos na pagpapala ng mabait na Diyos sa ating buhay. Patuloy po tayo nagdarasal sa mga namatayan. Patuloy po tayo nananalangin para sa pagbabalik sa malakas na kalusugan ng mga kapatid nating nakaratay. May sakit. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubosang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayoy inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang liwahiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo
At dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Dahil dito, ako'y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo, gayon din sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan. Ginagawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob at mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Sa kanya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang tublihang sa ati lulunas. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pariseo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kutusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay
o pumatay. Tiningnan ni Jesus sa mga nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa simula ng panibagong linggo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Sa ating unang pagbasa po, sinusubaybayan po natin ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. May sinabi ni San Pablo dito na napakaganda. Ito ay isa sa mga linya ng eskriptura na lagi kong pinagninilayan at nagbibigay ng lakas sa akin sa aking espiritualidad. Sinabi ni San Pablo na meron pang kulang sa paghihirap ni Kristo. Ito po'y banal na kasulatan. Di ba matanong natin sa sarili natin, di pa ba kumpleto? Di ba sinabi sa sulat sa mga Ebreo, minsanan at ganap nang nag-alay si Jesus sa krus. Bakit sinasabi ni San Pablo? Ang sinabi ni San Pablo, tulungan pa natin, samahan pa natin si Jesus sapagkat tayo po'y nagdadagdag kung ano pa ang kulang sa paghihirap ng Panginoon Jesus para sa kanyang simbahan. Ika nga, kahit si Jesus patungong Kalbaryo, pinasa niya, pero tinulungan siya ni Simon na taga Sirene. Itong eksenang ito ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon. Maganda po itong pagninilay na ito sapagkat ang ating kalagayan, ang ating pagsubok, ang ating pinagdaraanan, kung iuugnay po natin ito sa pasyon at krus ni Kristo, tayo po'y nakikibahagi sa kaligtasan ng mundo. Ulitin ko po, so, si Jesus po ang tagapagligtas. Binigyan po tayo ng bahagi. Si Jesus po ang Panginoon at tagapagligtas. Walang iba kung hindi siya. Ngunit, binigyan niya tayo ng pakikibahagi. Binigyan tayo ng papel para sa kaligtasan ng mundo. Kaya, anuman ang ating nirereklamo natin ito, ating pinagdaraanan, kung merong dimensyon na para sa kaligtasan ng mundo, ito po'y napakaganda at kasama natin si Jesus. Sa ating ebanghelyo po, ayon kay San Lucas, ano ba ang mabuti gawin sa araw ng pamamahinga? Tumulong sa kapwa o masama? Yung mga kontrabida sa ating dula, mga pariseyo at mga eskriba, nagngingit-ngit sa galit. Yan. At inggit sapagkat iniisip pa nila kung paano masama iniisip nila kay Jesus. Ito, may kapansanan, may sakit. Hindi ba nila nakita ang kamay ng Diyos? Sino makakagawa nitong kababalaghan, milagro, mirakulo, kung hindi ang Diyos ang nasa likod nito? Bulag sila dito at ang iniisip pa nila ay masama para kay Jesus. Si Jesus naman, kahit na nung araw, anong panahon, anong okasyon, basta may nangangailangan ito, may lalaking ang kanyang kamay ay kulubot, hindi todong gumagana. Sabi ni Jesus sa kanya, tingnan ninyo,
iunat ninyo, iunat mo ang kamay mo. At gumalinga ng gilalas ang mga tao. Nagngingit-ngit naman ng mga masasamang kontrabida. Para sa atin po, sabi ni Father Frank Villanueva kanina sa kanyang humiliya, ang araw na pamamahinga para sa mga Katoliko ay Linggo, araw ng pamamahinga, pagsamba at pagkakawang gawa. Bumalik po tayo sa diwa ng ating pagluluwalhati sa Panginoon. Pagnilayan po natin ito, pakikiisa kay Kristo sa kanyang pasyon hanggang ngayon. At ang araw ng pamamahinga, pagbibigay ng papuri at luwalhati sa Diyos, yun din ay pagkakawang gawa natin sa mga nangangailangan. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo na si San Roque. San Roque, nawa po, tayo po'y bukas lagi. Nakikita natin sa pang-araw-araw na buhay natin ang kamay ng Panginoon. Amen. Minamahal kong mga kapatid, para sa ating mga Kristiyano, wala nang higit pang batas o utos kung hindi ang ipinag-uutos ng Ebanghelyo na mahalin ang Diyos at ang kapwa. Pahalagahan natin ang paniniwalang ito habang nananalangin tayo para sa pangangailangan ng bawat miyembro ng ating simbahan. Tugon po natin, gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang simbahan naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo, manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno naway magabayan ng karunungan kapag gumawa sila ng panukala at pagpasya sa mga pinahalagahang proyekto, manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang ating pagsamba naway maging salamin ng ating katapatan at dedikasyon sa mapagkumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Sa mga may sakit at sa pinanghihinaan ng loob, naway makapagdulot tayo ng pag-asa at kaginhawahan, manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga yumao naway mamayapa sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang aming mga puso at hindi lihim sa iyo ang pinakatago naming kaisipan. Liwanagan mo ang aming mga puso para higit na tunay na pagsamba, ang aming mga kamay para sa higit na bukas loob na paglilingkod sa kapwa. Hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagkahanda ng alay ay narito po ang alak atin na pay dalas sa altar mo. Aniyo'y magiging tunay tugom at katawan aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay ngayon ay sisimlan, ang alak atin na pay ay bebendisyonan. Aniyo'y magiging tunay
dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pagkikinhaban. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Panggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo." Hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa intinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalong-lalo na sina Ima at Victoriano. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ng aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pagkain kaniyang bigay, komunyon tayong lahat. Tumira sa loob ko, buklod tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pag-ibig, kaniyang halay, magsimba tuwing Linggo. Tularan si Maria, kapwa na titulungan. Tinanggap ko si Jesus
at ang puso'y kaisaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas sa iyo at iyong binubuhay. Pagindapati mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman ang iyong pamamagitan ay siyang makapangyarihan na nang ika'y narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkandadamo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nulalahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus na sereno inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na huwag maalala nilang mga pangako nilang sa binyag na ikaw liibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.